college kasi sa magulang ko, sinasabi ko, mag-aaral ako ng mabuti. Pero gawin ko kung anong gusto kong gawin. As part of my adventure siguro, may mga friends kasi ako doon before na nagtatrabaho na. Sabi nila, why don't you try na mag-apply dito sa school na nagtatrabuhan namin? Sabi, on the news, sabi nila, magulo. Bro, sabi na secure naman kasi yung school naman is ano, well-guarded naman. At saka maganda kasi sa ako doon, private school. Umiiyak pa nga yung mama ko, sabi niya, well, bakit sa dami-dami ang lugar, sa daming opportunities? So, sumasakay ako ng car, umiiyak siya. Hello! Marawi Siege, maganda siyang city. Mababait naman tao kasi given naman yung kahit Christian naman or one. Christian school, but then almost 100% Muslim students. So yun, adjust on tanong-tanong about their ano yung dapat gawin ko, ano yung dapat hindi ko dapat gawin. After 2 years, nakapag-adjust si Lordvin sa Marawi. Nasanay siya na naririnig ang bombahan sa pagitan ng mga terorista at militar. Pero ang hindi niya alam, sila mismo mga teachers ang maiipit sa gulo. Huwag niyo na subukan magtago! Susunugin namin pati kaluluwa niyo! Lumabas kayo dyan! Lumabas na tayo. Mapapahamak tayo sa labas. Pwede magpatigas dito. Tutuluyan nila tayo pag hindi tayo sumunod. Labas! Mga mabuhay sa akin! Tago ba kayo, ha? Mahirapan niyo ba kayo? Kinakamasama! Lumabas yan! Nalagay kami sa van na masikip. Just ano, roam around the city lang. Pagkita na sa kasama nilang nakuha nila kami. Kapag malapit na yung mga military, nililipat kami kung saan naman. Sa akin, sinasabihan ako mag-front line, hindi pa yung hawak ng baril. Kasi nga, mas mahinin pa ako sa iba dyan. One time nga, niyaya nila ako. For example, nakumuha ng bigas. So, nag-try naman ako, sabi nila. But the next day, sabi nila, ay, huwag ka nang sumama sa amin kasi ikaw yung papabaga. Walang sinasanto ang gyera, pero pinilit ni Lordvin na tatagan ang loob niya. Pero habang tumatagal, ramdam niya ang banta sa buhay niya.